Nagre-reklamo ng ilang magsasak at mangisda sa Pampanga dahil sa pagdami ng Chinese soft-shelled turtles. Apela naman ang DNR, huwag munang hulihin o kainin ang mga naturang pagong habang pinag-aaralan pa nila ito. Narito po ang report. Salot kung ituring ng ilang mangisda at magsasaka sa Arayat, Pampanga ang mga pagong na ito. Napansin daw nilang sa nakalipas na 3 taon, bigla umanong dumami ang Chinese soft-shelled turtle. Ang problema, nalulugi na raw sila dahil kinakain ng mga pagong ang kanilang mga pananim at mga alagang isda gaya ng tilapia. Yung malaki na, pagkatapos nakadapa, o yan, kakainin yung bunga, madalang lang yung bunga ng pala, binutin. Perwisyo talaga. Perwisyo talaga yun. Dagdag perwisyo pa dahil nangagat daw ang mga pagong. Nung minsan, pumapasok pa sa bahayan. Paggabi, pumapasok pa nga. Oo, natutulog ka, akala mo pusa, ngayon pala, yung pawi ka na yan. Pagong. Oo, pagong. Nangagat. Nangagat. Kaya't hinuhuli nila ang mga pagong at saka binibenta ng 60 piso kada kilo. Pero ang iba, kinakatay ito't kinakain. Kahit na hindi naman nabibigyan ng betsin, masarap pa rin. Malinamnam. Ano kahawig na lasa? Masarap pa sa manok. Pero, vulnerable species ang soft-shell turtle kung ituring ng International Union for Conservation of Nature. Dahil papaunti na raw ang bilang nito. Ang DNR Central Luzon, hindi naman daw itinutulog na peste o banta sa biodiversity. Ang pagong na may scientific name na Pelodiscus sinensis. Pero pinag-aaralan na rin ng DNR ang pagdami nito lalo na sa Pampanga. May alarming situation to because they are already affecting the businesses of this establishment. At habang pinag-aaralan ng DNR, apela nila sa mga tao. Huwag muna itong hulihin o kainin. There's a very critical necessity to have this wildlife to study their biology so that we in the region can issue a policy recommendations or prescription to control and regulate the presence of this wildlife. Para sa saksi, Emil Sumangin, Lagulat,